What's up mga ka-FB, sa magandang araw po. So dumating na naman po yung araw, no, na kailangan na po natin siyang purgahin dahil itaan na po natin siya ng sinyalis na kailangan na po siyang purgahin. So ang gagawin lang po natin, paliliguan lang po muna natin yung ating mga gagay ni Pamni, paliliguan lang po muna natin bago po tayo magbibigay ng purga. Lalong-lalo na kapag ang ibibigay natin purga is injectable. Dahil bali ginagawa kong 5 araw na hindi na siya paliliguan dahil sa pagpupurga natin sa kanya, no. So, dapat 3 days lang pero ginagawa kong maximum is 5 days para safe talaga yung ating pagpupurga sa kanya, mga kabitsby. So samahan niyo po ako ngayon, paliliguan lang po muna natin siya bago natin siya bibigyan ng pampurga. Pero bago natin yan opisahan, mga ka-DHB, meron lang po tayong konting pag-uusapan. Ang tungkol po dito sa kumakalat na naman po na sakit na ESF, no? At mga bagay na dapat natin gawin para makaiwas po tayo dyan sa sakit na ESF na yan. Number one, iwasan po natin magpunta doon sa mga lugar na apektado na po ng sakit na ESF at bumili ng mga baboy o karne nang galing po doon sa area na may mga sakit na nai-ESF. Pangalawa, kailangan po natin panatilihing malinis ang ating kapaligiran at maglagay po tayo ng biosecurity. Gagaliin natin papahalagahan ang biosecurity sa ating mga kulungan at sa ating mga alagang baboy. Pangatlo, mga ka-DHB, ay wag na wag tayong magpapakain ng mga swell feeding o yung mga kaning baboy o pasaw, mga ka-DHB. Wag na wag po kayong magpapakain ng galing po sa mga may halong karne ng baboy, mga ka-DHB. Pang-apat, mga ka-DHB, kung maaari ay palibutan po natin ng net ang ating kulungan para wala pong makadapo ng kung anumang hayop na pwedeng dumapo sa ating kulungan o sa ating alagang baboy. Gaya na lang po ng daga, langaw, ibon, aso, pusa, at kung ano na po mong mga hayop na pwedeng magdala ng kontaminadong virus na ito. Ugaliin din po natin ano, na laging mag-disinfect sa palibot at sa mga taong papasok sa ating kulungan at dapat ay iisa lang po ang papasok talaga nagpapakain sa inyong baboy. O kung sino man yung nakatalaga ng papakain sa inyong baboy, siya lang po ang pabalik-balik at lagi po siyang nagdi-disinfect bago po pumunta sa baboyan o sa kulungan ng baboy. Lilinisan muna natin siya dahil nga 5 araw natin siya hindi paliliguan. No? Ang gagawin na natin, magpapainom lang tayo sa kanya ng tubig. Dahil nga 5 araw, walang paligo. Maglilinis tayo sa kulungan pero sa katawan, bawal ang palito. So, totally, bali 5 buwan na pala ito siya. Dahil 1 buwan na mahigit yung dumating siya sa atin na beef pa. 5 buwan na pala. 4 buwan na dito sa atin. Para naman mabilis tayo makapag-purga sa kanya ng injectable, ay bigyan na natin na pakain. Thank you.
dalawang buwan na lang pong aantay namin dito. Hindi na siya ma-AI o makabarkuhan. So, balik na po ang ating investment sa pagkain. Dahil dispersal naman po ito, ay babayaran lang po natin sila. Ano, no? Sila ng mga nakaraang video, babayaran lang natin sila ng dalawang buwan. At why magpalain tayo sa ating pag-aalaga dito kay Pam, maging healthy at marami yung anak. So, maganda rin yung kanya-kanya baboy. Hindi ko lang nagustuhan sa kanya ay may pagka maingay itong baboy na ito. Kapag na-late tayong magpakain sa kanya, talagang maingay, nag-iingay talaga. Dahil sa kanyang breed na halong pagkadurok, no? May konting porsyento siya ng durok. Maganda naman yung kinababoy. At syempre, naghahalo din po tayo sa kanya araw-araw ng physical powder para sa kanyang fertility at sa kanyang calcium at multivitamins na rin. Kada araw, nagbibigay ako ng isang kutsara kadisbi sa kanyang pakain kahit na kumakain siya ng purong feeds. Kailangan talaga natin makumpleto ang bone structure ng ating mga baboy. Lalong-lalo na pag gagawin natin yung mga baboy. Dapat natin ikumpleto yan dahil para prepare sa pag siya po ay nagbubuntis na at nanganak na. Ay, papakita ko rin sa inyo kung paano natin paano mag-inject ng ganito kalaking baboy. At ganito lang kaliit yung pulungan mo. Gagawin natin dyan, bibigyan lang po natin siya ng pagkain, no? Para hindi tayo mahirapan mag-inject sa kanya. At ang ibibigay natin sa kanya ay nasa 3 ml ang ibibigay natin yung purga sa kanya. Injectable dito sa may bandang liig natin ibibigay. Pwede naman sa may bandang likuran, pero parang mahihirapan tayo dahil maliit lang po yung kulungan natin, no? Shout out nga pala sa lahat natin mga subscriber dyan. At mag-ingat din po tayo sa sakit na iyasip, no? Prevent lang tayo. Prevention is better than cure. Mag-prevent lang po tayo lagi. At manood na mga video, paano tayo makaprevent sa sakit na iyasip yan? Dahil wala pa talagang solusyon ng ating government about sa mga sakit na iyan. So, maabot na ng halos apat na taon. Wala pa rin pong nangyayari sa ating government para solusyonan yung sakit na ESF o virus na ESF. Tara, tapos na natin ito paliguan at mag-loading na tayo sa ating pang-deworm sa kanya. Ibibigay po natin sa kanya ay 3 ml ng ivermectin GenVet. So, tested na itong GenVet na ito, no? Ito lagi kong ginagamit. Mura din at madaling mabili dyan sa mga tindahan, mga agribit supply. So 3 ml lang po, 3 ml. Ayan. 3 ml. At para mabilis natin siyang matutukan, kapag maturukan ng purga, ay siyempre bigyan natin ng pakain. Para yung focus niya at attention niya doon sa pagkain. Yan lang, no? Ganito lang din kadali. Okay. Kailan lang kabilis mga ka-DHP. Yung focus niya sa pagkain. Hindi dito sa action. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po sa panonood. At abangan nyo po ang i-upload pa natin mga video about dito sa ating gagawing inahin si Pamni. Thank you so much!